Rick, good evening, Rick. Oh, so anong araw ngayon for reference natin sa video? Friday, September 20, 2024, ba? Malapit na uling mag-cut off, no? Malapit na. Bilis ng araw, ano? So, ngayon, once a week na lang tayo gumagawa ng vlog, ano? At least malang hindi tayo masiruan sa isang linggo, no? Kasi yung nga, may mga inaasikaso na rin tayo, no? Na mga coming project natin na hotel, no? Oo. So, another day, another learnings na naman tayo. So, may nakita ko, meron kasi nulat dyan. Bakit? May nagtanong na followers natin. Ano ba yan? Hindi lang daw niya ay panunulat mo na yung pangalan niya. Pero, wag na raw i-reveal yung name niya. Ano ba yan? Estudyante? Estudyante pa rin sa... Anong year? Fourth year student. Fourth year civil engineering student. Sa anong eskwelahan? USDR. USGR meaning University of San Jose, Recoleta, Cebu. Ba, yung alma mater ko. Ikaw Rick, anong school mo? Ay, UC ha? So shout out sa mga UCian ka pala Rick, ha? University of Cebu. Ha? University of Cebu. Okay. So yung alma mater mo, ako USGR. So alma mater ko pala yung nagtanong. Sige, start tayo. Ano yung question na? Ano yung pagkaiba ng ano? Yung... Ano pinagkaiba ng... LRFD, load resistance, load and resistance factor design, o ba? Nasa design na tayo, ah. Kahit architectural na, sige lang, kasi special case naman yan, eh. So sa ano na related na sa design, ano pinagkaiba ng load and resistance factor design versus ano? USD. Ultimate strength design. O sige, yung ibang question, para isang reading na lang, bago natin sagutin. ASD naman, yung allowable strength design. ASD. Hindi, yung old version yan, Rick. Stress. Allowable stress design. Tapos binago yan, binago ng code, ginawang allowable strength design. Alright, sige. So, i-flip ko muna dito ngayon sa screen. Kasi the daily reading tayo ng NSCP, no, 2015, no, para hindi tayo kakalawangin, no, araw-araw almost araw binabasa natin. Sige, start tayo, focus tayo sa question. Ano doon ang pinakaiba ng load and resistance factor design versus ultimate strength design? So from the word factor, pina-factor mo yung load tsaka yung resistance. Okay, so yung pag sinabing load, may mga load combination, eh. Ano ba mga type of loads? Merong dead loads, live loads, earthquake loads, wind load, snow load, no? Pero wala man tayong snow load dito. So yung pinaka basic, like sabihin noon, yung dead load ipa-factored mo pa. Ano purpose ng pina-factor? Kasi pinalalaki mo yung load. Ano purpose noon? Ate, pag sabi yung pinalalaki, imumultiply mo yun ng more than one. Diba? O, ang purpose lang doon is para na rin pinaka margin of error or margin na lang sa strength niya, no? Added strength, ibig sabihin, factor of safety. So, yung sa ultimate strength, ganun din, Rick, sa mga, yung mga load nun, pina-factor din, pinalalaki natin. So, minumultiply natin ng more than one. Kaya lang, yung sa LRFD, iba lang naman ang number. Okay, kunyari, example ha, sa LRFD, ang combination load dun is 1.2 times dead load plus 1.6 times plus 1.6 live load. Whereas kung sa ultimate strength design naman is 1.4D. Mas malaki, no? 1.4D plus 17L. 1.4 dead load plus 1.7 live load. So, medyo mas malaki yung ultimate strength design, syempre, no? Mas malaki ang increase factor doon compare sa LRFD. Okay, pinalalaki mo yung load, noon, pero pinaliliit mo naman yung tinatawag na resistance factor na P. P is a Greek word, no? Greek letter. PHI. Oh. So, kung gusto mong palitin yun, using the P na Greek letter, imumultiply mo ng
lower than 1. Oh, 'di ba? May mga FC prime, 0.85 FC prime. Isabihin ng resistance 'yung strength of materials. Yung materials mo, concrete man 'yon, kahoy man 'yon, or steel. 'Di ba? Merong purpose 'yon, nandoon naman sa formula noon, sa formula 'yon, 'di ba? Okay. Yung sa load and resistance, meron siyang yung load pina-factored mo pati yung materials. Oh, pati yung materials pinaliliit mo through multiplying by less than 1, mga 0.95, 0.9, 0.85, 0.7, even 0.6, meron ganun. Depende sa materials na nagagamitin mo. Kung concrete ba, steel or wood, no? Lumber or timber, no? Yun yung sa load and resistance. Pero kung sa ultimate strength, Rick, wala nang resistance factor. O, hindi mo na i-multiply ng 0.85 FC prime, nang ganong 0.9, wala nang ganon. Hindi mo na paliliitin yung materialist mo. As is na, kung ano yung ultimate strength ng materialist mo, yun na yun. Hindi mo na i-multiply. Kung 10 tons yun, 10 tons na yun. Okay? Oh, yun na yun. Yun lang pinakaiba. Ah, yun ang pinakaiba. Ulitin ko yung load and resistance factor design tsaka yung ultimate strength design, pareho po silang factored loads. May mga factored loads. Kaya lang, kung sa ultimate strength design ka na, yung resistance mo, which is yung materials, hindi mo na i-multiply ng resistance factor na P. Hindi mo na paliliitin. O, yun lang yung pinakaiba nun. Okay? O, punta naman tayo dito sa ASD. Allowable stress design or allowable stress design. Mas simple 'yon. Yung pinaka tinatawag mo na nominal capacity o nominal strength o nominal stress, i-divide mo lang na walang factor da. Basically or commonly, pag allowable strength, walang factor load. Rika, walang factor load. Yun lang ha, wala. Except sa merong case doon na nabasa ko, iano ko lang sa screen na inireduce nila yung factored. Ika nga, nag-factored sila ng, sa combination load. O, pero special case yun. Pero normally, hindi pina-factor ang load kung allowable strength. Okay? Walang factor ang load. Dinidivide lang sa omega or factor of safety. Yun lang. Ganun lang ka simpler ang allowable strength design. Or allowable stress, no? Pero tinatanong, ano daw mas matipid? Well, syempre, yung ultimate. Kasi hinahabol mo, ginagamit mo pa yung pinaka-ultimate nun eh. Kunyari, 10 tons ang ano niya, 10 tons ang ultimate strength niya. Kagamitin mo yung 10 tons. Kaya lang, ano lang ang disadvantage noon? Delikado. Ay, hindi naman delikado, kaya lang dapat alert lang kasi ano bang kasunod ng ultimate? Yield. Yield na. Sabihin kung sa bakal 'yan, yield, mag-irong gate na 'yan. Hindi na siya babalik. Inelastic na siya. Hindi na siya babalik sa original shape and form. Pagtapos ng yield, ano na? Rupture na, puputok na. Oh, 'di ba? Pero mas matipid siya kasi hinabol mo yung pinaka ultimate strength niya eh. 'Di ba? Ay yung allowable or working stress rica, pareha lang 'yon, working. Oh, yung service load mo lang, 'yun lang, no? Very conservative 'yon, pero mas mahal 'yon. 'Di ba? Okay? Tapos 'yun na. Kung i-drawing o kung ipapakita natin yung stress strain diagram, ipa-flash ko sa screen, no, na yung ASD capacity, yun yung pinakamaliit, no? Nominal capacity over factor of safety lang, omega. Tapos, yung sa sunod nun is yung LRFD capacity. O, meron siyang yung phi, yung reduction factor, imumultiply mo sa nominal capacity. Tapos, yung pangatlo, yun yung unfactored load, yun yung nominal capacity. Yun yun. Alright, so, I hope, Rick, medyo pasensya lang sa hindi civil engineering students kasi alam ko baka hindi nila ma-absorb
Although Rick yung nag-review. Oo, yun. Sa review center, at least eye-opener, di ba? O kasi, pag nag-review tayo, Rick, ang hinahabol natin is yung maximum na makasolve tayo. Pero yung principle, medyo hindi na natin na ano. Kaya, di ba tayo, as much as possible, Rick, kung di lang busy, meron tayong tinatawag na National Structural Code of the Philippines 2015 reading o Bible reading o Bible study. Pero meron tayong mga nag-comment na, sir, wag naman na Bible kasi sa gradyo na. Sige, ano lang, NACP reading lang, kumari, no? Alright? So, sa iba namang vlog natin, kumari, depende na lang sa mga questions, ano, mga comments. Depende na lang, no? So, ngayon, medyo pasensya mo na yung hindi inclined sa civil engineering. Alright? So, ano, uwi na tayo pagkatas ito, no? Mag-ano na, mag-alas 8 na yata, no? Oh, sige, Rick, sige, approve. Sige, thank you, bye-bye.